Kamusta pong muli mga tambay? Ang inyong lingkod, si Kamanong po, nagbabalik muli dito po sa Tambayang Makabayan. Kinukomentuhan po inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin itong mga nakarang araw po sa UNTV po, ang balita po na talagang sikat na sikat po ang Makabayang Black, ang teacher, ang ACT Party teacher po, party list ng ni Franz Castro po. Eh talaga pong pwede pa rin daw po kumandidato nitong darating na eleksyon ang Representative Castro mga tambay, dahil po hindi pa raw po nahatulan to ng guilty, hanggang hindi nahatulan ayon po sa COMELEC mga tambay. Komentuhan po natin only in the Philippines mga tambay. Maaari pa rin tumakbo sa darating na halalan si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, paliwanag ni Commission on Elections Chairman George Irwin Garcia. Hanggat hindi pa pinal ang hatol sa kanyang kaso, ay maaari pa rin itong kumandidato sa susunod na halalan. Dagdag pa ni Garcia, sakali namang may maghain ng disqualification laban kay Castro, ay aaksyonan ito ng COMELEC. Si Castro ay hinatulang makulong nang hanggang 6 na taon dahil sa kasong child abuse. Sa ilalim ng batas, sakaling pinal na ang desisyon sa kaso, ay saka lamang tuluyan na mawawalan ng karapatan si Castro na kumandidato sa eleksyon. Ang sabi po ng batas, basta walang final judgment. Inuulit ko, pagka walang final judgment of conviction sa isang kasong kriminal, ang COMELEC po ay no choice kung hindi tanggapin ang certificates of candidacy. Ibang-iba po talaga sa Amerika. Itama niyo po si Kamanong. Sa Amerika po kasi, you know, sa Amerika po, mga tambay, pag may mga issue pong ganito na mga politiko, eh hindi na po ito nakakatakbo po, mga tambay, na mga ganitong klaseng halalan. Pag may mga issue, katulad dito, may binaba na po ng lower court ito eh. Di ba? Sa Tagum, mga tambay. Sa Tagum po. Kaya nga po, nahatulan siya na guilty. Dapat nga po, di umano, sabi ng mga kababayan natin, eh, kidnapping po. Dahil mga minor po, yung mga sinama nito, maitinakas, di po ba, sa mga magulang na walang consent ng magulang. Pero po, ano po, child abuse lang po ang naging kaso. Kaya nga po pwede pa itong magpiansa, di umano. Pero kung kidnapping, eh malabo po makapagpiansa ito, mga tambay. Kaya nga lang po, talagang batas po sa Pilipinas, eh talagang ibang-iba po sa ibang bansa, di po ba. Wala tayong nababalitaan kahit sa Amerika. Itama niyo po si Kamanong kung mali ang sinasabi ni Kamanong, dahil tao lang si Kamanong kung mali man. Pero sa Amerika nga po, eh talagang hindi po nangyayari yan mga tambay, na meron po mga politiko na may issue katulad niyan, eh nagpapatuloy pa at kumakandidato pa. Oo, kakandidato pa mga tambay. Ibang iba po sa ating bansa mga tambay. Kahit nakakulong na, nakakandidato pa. Pero sa Amerika nga, walang nabalitaan si Kamanong na nangangampanya, nakakulong na politiko po sa Amerika mga tambay. Wala yatang natatandaan o naaalala si Kamanong. Kung mali man si Kamanong, komentuhan niyo po mga tambay. Sa Pilipinas, kahit nakakulong na, nananalo pa. Di mo ba? Ibang klase. Kung meron. Tapos, napakarami ng ebidensya, napakarami ng testigo. Bandang huli, nagpalit lang ng administrasyon, nakalaya pa mga tambay. Biglang luminis at wala ng kasalanan. Kahit gamunggo, kahit gabuhok na kasalanan, wala pong nagawa. Malayang malaya na. Ibang klase ang ating bansa. Ngayon po, nahatulan na mismong mga magulang ng mga bata nagpatotoo na kinuha nyo ang aming mga anak kung saan hindi nila alam kung saan dadalin. At nung mahuli, ngayon, parang mga sila pa ngayon ang sinasabing, you know, sila pa yung kawawa. Itong mga kapitapitaga nating mga representative, katulad po ni Castro, mga tambay, ni Franz Castro. Doon sa mga ginawa niya, parang dumalabas yata, you know, ire-rescue lang yata niya, di umano, yung mga bata, ire-rescue, na hindi mo mala pinagpaalam sa mga gulang. Di ba? Napaka-importante rin na ipaalam mo sa mga magulang yan. O kaya, ipaalam mo sa mga tamang ahensya ng ating bansa, mga tambay, di ba? May mga pulisan, may kapulisan tayo sa mga lugar na yon, di ba? May mga barangay captain tayo ron. Bakit? Hindi mo pinaalam, di ba mga tambay? Bakit gumawa ka ng aksyon? Dahil,
Ibig sabihin, may agenda ka, di ba? Kaya nga nahatulan ka ng korte ng tagum, no, na guilty. Kayo, nung isa pang, I think, isa pang kasama sa Makabayang Block, di ba? Na dating kongresista, mga tambay. Kaya, nakakalungkot. Saka, matalino na tayo mga Pilipino ngayon, mga tambay. Sino pa ba ang merong magiging simpati nito o simpatya sa isang party list na hindi natin malaman kung ano mga pinaggagawa nito sa pondo ng ating bayan? Sa mga taxpayer katulad po natin, saan kaya napunta? Niwala tayong nakikita na programa ng Makabayang Block. Ano po kaya ang programa nila na nailatag sa napakahabang panahon? Dahil ang party list po ay umiral pa po sa panahon po ng 1987 Constitution. Nakapasok po ang mga party list. Napakatagal na po ng party list sa ating bansa. Katulad po nitong mga grupo ng Makabayang Block, di po ba? Ano po kaya? Ito po ba yung nakapagpagawa na ng nasa damukal na eskwelahan? Dahil ito po, teacher po ito ng party list. Ano po kaya na itulong nito sa mga kaguruan natin? Di po ba? Nabigyan na po kaya ng napakalalaking pension ng ating mga guro? At sinasabing nabigyan na kaya ng mga pabahay man lang ang ating mga guro dito sa mga batas na ginagawa nito? Ano kaya ang mga programa? Silipin naman natin mga tambay. Sinasabi nga ni Kamanong, silipin naman natin ang mga ginagawa ng Makabayang Block. Kung ano ang nagiging programa kapakipakinabang sa atin. Di ba? Dahil sa atin ang gagaling ang pondo nila, ang ginagastos nila. E di karapatan natin, silipin yun. Di ba ba? Nagtatanong lang po ang inyong lingkod, si Kamanong. Kaya po, maging matalino po tayo dito mga tambay. Isang Franz Castro, babalik na naman bilang party list representative o kung hindi man representative, kahit anong posisyon, eh wag na natin bigyan ng pagkakataon po ang ganitong klaseng politiko sa ating bansa na hindi natin malaman kung ano siyang klaseng politiko o lingkod bayan ng ating bansa. Hindi natin malaman kung siya ba ay para sa mga Pilipino o para sa mga rebelde, di umano mga tambay. Nagtatanong lang muli si Kamanong kung anong klase siyang politiko, mga tambay. Kaya po, talagang kung kahit ibalik tanaw natin, kahit mga Duterte, kahit si Pangulong, dating Pangulong Duterte, alam ni dating Pangulong Duterte kung anong klase silang politiko o politika. Itong ginagawa nilang pamumulitika, lalong-lalo ang Vice President. Kung gaano at gaano karami at gaano kwento na mga paninira ang ginagawa po, lalo-lalo po itong Makabayang Block di umano, mga tambay, sa pangunguna po ni Franz Castro, nandiyan pa sila Brosas, nandiyan pa si Manuel, mga tambay, at marami pang iba. Ngayon, sila naman ngayon, ang sinasabi nga, yung sinasabi nila daw na karma daw di umano, mga tambay. Nakakarma daw di umano, ang Makabayang Block, nauna na si Franz Castro, mga katambay. Yan po ang sabi ng ating mga kababayan, mga katambay. Naririnig lang ni Kamanong yan, mga katambay. Dahil nakikita naman natin sa trabaho, ang trabaho ng mga Duterte o trabaho ng Makabayang Block, mga katambay. Kayo tatanungin ni Kamanong, ano ang nakita niyong trabaho sa mga Makabayang Block? Ano po ang nakita natin, mga trabaho nila sa ating bansa? Ano naman po ang nakita po natin sa tinatrabaho at mga natapos pang trabaho ng mga Duterte, mga tambay? Kayo po ang tatanungin ko. Ano po ang nakita nyo? Trabaho ng Duterte at ano rin po ang nakita nyo sa trabaho ng Makabayang Block? Lalo po ni Franz Castro, mga tambay. Pwede nyo po i-comment yan dito sa comment section natin. Kung anong klaseng politiko ang Makabayang Block, anong klaseng politiko naman ang mga Duterte, mga tambay. Isa na naman pong tanong ni Kamanong. Pwede niyo po ulit, you know, sagutin. Dahil si Kamanong, alam na po ni Kamanong kung ano isasagot niya sa klase ng politiko itong dalawang ito. You know, Makabayang Block at mga Duterte, mga katambay. Ang sinasabi nga ni Kamanong, ang mga Duterte, nakikita ang ginagawa. You know, pwede mong amuyin, you know, at pwede mong pakinabangan, mga tambay. Kapaki-pakinabang ang mga nagawang proyekto ng mga Duterte, mga tambay. At marami pa yan.
Huwag po tayong mainip, mga tambay. Kaya po, mga tambay, maging matalino na po tayo at mapanuri sa mga politiko po sa darating na halalan. Napakalapit na po yan. Suriin natin sila. Napaka-importante pong suriin natin, lalo po ang mga makabayang black. Suriin po natin kung anong klase silang politikong maglilingkod sa ating bayan, mga tambay. Lugbok na po sa kahirapan ng ating bansa. Lugbok na. At sobra na po, sobrang kayamanan at salapina ang nauubo sa ating bansa. Ganito pa rin ang sitwasyon ng ating bansa. Baon sa utang na wala naman tayong nakikita, mga katambay. Puro kahirapan at nagtataas ang bilihin lang ang sinusukli nila sa kanilang paglilingkod sa ating bansa. Maging matalino na po tayo, mga tambay. Maraming salamat po, mga tambay, sa nakagusto po ng ating napakalit na channel, Tambayang Makabayan. At sa mga nagko-comment, maraming salamat po. At sa mga nagsusubscribe po at magsusubscribe pa sa ating maliit na channel, maraming salamat po, mga katambay. Muli po, nagpapaalam po. Muli po, sa muli, ingatan po tayo. Ingatan lawa po, mga katambay. Paalam. Bye-bye.